Hi guys, welcome back to my channel. So, ayan, pansin nyo, dito lang ako sa may pintuan namin. Mostly, nasa taas ako pag nag-video ako. So, ayan, konting update lang. Nga pala, dun sa nakabang financing, hindi pala nag-go through yung payment namin sa China Bank. So, in-stop muna nila, pero hindi ko alam yung terms kung paano pagkatapos ng quarantine. Tapos nakatanggap na rin tayo ng supply nila from barangay yata. 3 kilong bigas, 2 dilata, tsaka 1 noodles. So, ayan, yung dahilan kaya nandito ako sa may pintuan. Well, nung nakaraan pa to, mga 3 days ago, may nabalitaan lang kami na may nalooban nga, pero hindi ko kasi alam yung hindi ko alam yung full details kung ano nangyari. Pero yun nga, positive na may nalooban. Pero kanina bumaba ako kasi ang ingay ng aso dito sa amin. Tahol nang tahol, hindi naman nangyayari yung ganito ngayon lang. Sobrang ingay. So ayan, kung makikita nyo, yung aso din namin, binaba ako. Dito lang din siya. Total, hindi rin naman ako natutulog ng gabi. So, ayun, nandito kami sa baba. So, ayun na nga, ang ingay ng aso, mga 30 minutes na ang tagal nang tumatahol. Ginawa ko, sabi ko sa partner ko, tumawag na ng guard. So, ayun, dumating yung guard. Chinek niya lahat. Kasi, ganito yung itsura nung likod namin. Hindi naman likod, parang may area na ganito yung itsura. Ayan, ganyan siya. So, inikutan niya yan hanggang dun sa may dulo. Tinignan kung may tao. Ayun, sabi ng guard, wala naman tao. So, kasi natakot ako Talagang kinilabutan ako So, yun, nakipag-usap kami sa guard. Mabilis naman silang rumisponde. Tapos yun, sabi lang street daw, may nambato daw ng bote ng coke. Hindi ko alam kung ano nangyari naman dun. Basta yung aso dito sa amin, tumatahol siya, parang may sinusundan. Kaya tawagan yung guard. Ayun, pumunta naman agad yung guard. Tapos yun nga, tinanong namin kung ano na mga balita sa mga gantong nangyayari. So, ayun, meron nga nalooban dito, ibang street, ibang phase. Kasi nangyari dun sa may phase 4 yata or phase 5, parang hindi pa tapos yung bahay dun sa likod nung na looban. So, dun daw dumaan. Pero, na-recover nila yung mga gamit. Kasi, hindi nga din mailabas. Ngayon, nakita nila sa CCTV yung nagnakaw. So, ayun, nakakabahala lang din. Kasi, hindi naman nangyayari yung ganito. Kaya, nag-update si Mikara. So, pumayag na sila na yung mga bintana, pwede nang lagyan ng grills kasi actually hindi nila pinapabago yung itsura ng labas ng bahay kasi gusto nila pare-parehas. Pero ngayon, pumayag na sila na palagyan ng grills. So, ayun nga, nakakatakot pa din kahit ganun. Ayan, dito lang ako sa labas. Nakakabahala. At sige, wala nagugutom yung mga tao. Pero sana naman, huwag sa ganitong paraan. Kasi, nakakatakot Tapos, pare-pares tayo mapiberwisyo. Ayan. So, lalong hindi tayo makakatulog. Bukas pa naman, sabi ko, mag-vlog ako. Dapat bukas pa kasi mamalengke ako. Kasi yung barangay, per barangay, dito sa Tansa, may araw lang na pwedeng mamalengke. So, bukas yung mga taga-sahod ulan, ang schedule namin is every Sunday and Thursday. So, bala ko sana, matutulog ako ngayon kasi bukas, lalabas ako, mamamalengke ako. So, mukhang hindi na naman ako matutulog. Pero, okay lang kasi hindi naman talaga ako natutulog ng gantong oras. Nakakatakot lang din. Kasi ngayon lang to simula nung quarantine, simula nung lumipat kami dito, walang ganto. Buti na lang yung guard, mabilis naman yung responde. So, ayan, yung eksena, kahit malamok, tiis-tiis dito sa labas. Kasi pag may tumahol na aso,
tawag agad. Nakakatakot. Hindi mo rin naman masasabi yung mga mangyayari. Mas mabuting, ano mo yun, unahan mo na lang din. Kesa magantay pa tayo na mapahamak tayo. Diba? So, imbis tong aso ko na to sinala, dapat tulog na yan sa taas ngayon. Pero andito lang kami sa baba. Kasi bantay na din. Hirap. So, ayun lang yung update. Kanina, magbablog dapat ako nung nandito yung guard. Kaso, ang ingay talaga ng aso. Kasi may ibang tao. At the same time, yung aso din namin maingay. So, hindi na ako nag-vlog. Tsaka, ayoko naman din na, alam mo yun, ma-pressure si kuya na binivideo ko siya na hindi naman kailangan. Diba? So, ayun, nag-advise lang yung guard na tingnan-tingnan din yung ibang bahay. So, safe naman yung mga karap naming bahay, lalo na sa gantong oras kasi gising ako. Kasi makikita mo naman kung may tao. At the same time, mabilis lang itawag sa guard. Tsaka mabilis lang yung responde nila. So, ayun lang. So, nag-post ako dun sa page namin ng mga homeowners kasi natakot ako. Kaya, nag-post ako yun. Ang dami agad nag-comment. The same time, dun ko nga nalaman na may nambato daw. Dun sa may Tangerine Street. Malapit lang din yun dito. So, ayun. Hindi na naman tayo makakatulog. Yan. Normally, pag ganito, nasa taas lang ako, nagsiselfone. Nakasarado lang itong pinto. Pero kasi, pag hinayaan mo lang na kunwari tahol ng tahol yung aso, tapos yung iba buong kapitbahay, hindi naman din lumalabas kasi mga tulog na sila mga gantong oras. So, pag-initiate ka talaga kasi gising ka, magmamalasakit ka din. Tsaka, ayaw mo rin naman na may mangyari sa inyong masama, di ba? So, ayun, alauna na dito. Alauna na pala. So, sinala, hindi ko muna siya inaakyat yung aso ko hanggat nandito ako sa labas. Dito lang din siya. Mostly, bukas na lang umaga yan. Bukas na namin umaga ya akyat. At saka dun sa may naloba nung nakaraan, dapat di ko yun i-vlog eh. Kasi nakaresponde naman agad yung police. Nakatawag agad yung mga guard dito. Police agad yung nakapunta. Pero kasi yung ganito na yung mga aso hindi nananahimik. Siyempre ikaw mag-aalala ka din. Lalo na kami dito yung nakakarinig. Siyempre kami na-alarma din at matatakot ka din. Kaya yan lang yung update ko. So bukas mag-upload ako. Kasi ako yung may quarantine pass eh. Lalabas ako bukas. Titingnan ko kung anong sitwasyon sa labas. Pero mostly, hindi ako mag-iikot-ikot. Hindi naman tayo magkakapaggala. At the same time, wala din akong sasakyan. So, maglalakad lang ako pa. Ayan, yung ganyan ni Nala. Malaking bagay yan. Na alerto kami kung ano. So, ayun nga. Kasi ang gagawin bukas, mamalengke ako. So, mag-video ako bukas sa upload ko din. So, yun lang guys. Sa mga nanonood, please subscribe to my channel. So, meron na akong 55 subscribers. So, thank you so much. So, kung helpful yung mga videos ko, please like and subscribe my channel. So, yun lang muna sa ngayon. Thank you. Bye-bye.